Ang RFID sticker ay ang pinakasimpleng paraan upang ma-check ang impormasyon ng kahit anumang sasakyan. Sa video na ito, ipapakita natin ang tamang paraan ng pagkabit ng LTO-issued RFID sticker sa headlamp ng motorsiklo. Ang unang kailangan gawin ay hanapin ang tamang pwesto na kakabitan ng RFID. Depende ito sa hugis at design ng headlamp. Dapat horizontal ang pagkabit ng RFID at may 3 cm na paligid ng RFID tag. Siguraduhin na walang contact ang RFID sa anumang bakal o wiring. Tiyakin din na hindi naaharang ang ilaw ng headlamp. Ang susunod na step ay linisin ang headlamp. Kapag ito ay madumi, gumamit ng malinis na basahan o sponge para linisin at siguraduhin na walang dumi upang hindi maapektuhan ang performance ng RFID tag. Matapos punasan at tiyakin na wala nang dumi, handa na ang headlamp. Pagbukas ng package, ito ang itsura ng RFID sticker. Kailangan itong ihanda bago ikabit. Itong side ang mayroong RFID antenna at kailangan ipatong at idikit ng tama sa side na may QR code. Baliktad rin ang RFID tag na yung QR code ay nasa taas kaliwa na bahagi. Tupiin yung RFID sticker ayon sa dotted line para naiipit yung paper liner sa gitna. Dahan-dahan iangat yung paper liner mula sa likod ng RFID antenna at tupiin sa gitna. Ipantay ang RFID overlay sa side na may QR code at dahan-dahan idikit, ingatan na huwag magkabula. Kung magkaroon man, dahan-dahan pisilin mula sa gitna papunta sa mga gilid para matanggal ang bula. Kapag nakapatong na ang RFID antenna sa QR code, maaari nang tanggalin ang backing paper at ready na ito ikabit sa headlamp. Ingatan ang paghawak sa tag habang nakatanggal ang liner at iwasan mahawakan ang likod na may pandikit. Kapag tuyo na ang headlamp at ang RFID at naitupi na ng maayos, dahan-dahan idikit sa tamang pwesto sa headlamp. Siguraduhin na walang bula sa tag habang kinakabit. Hawiin ang mga bula mula sa gitna papunta sa gilid. Pag naikabit na ang RFID, iwasan mabasa ang motorsiklo ng 24 hours para matiyak na permanente ang pagkabit. Ang pangunahing security feature ng LTO headlamp sticker ay hindi ito maaaring tanggalin o ilipat ng pwesto na hindi masisira ang RFID. Itong anti-tampering feature na ito ang magbibigay importansya na sundin ang mga proseso ng tamang pagkabit sa instruction manual. Tiyakin natin na sa umpisa pa lang ay tama ang pagkabit para walang sabit.